Hello mga minamahal, kaluluto ko lang o yun na hot dog at saka itlog at saka ito yung dinis. Nag-dinis na po ng gising kaya nga, ito na lang yun, magaling luto. Ay ba tayo mga minamahal lang, no? Noong doon ako sa hukop, nagtatrabaho ako doon sa hukop Saudi Arabia, 5 years na. Mayroong isang pastor na lumapit sa akin, si Kuya Alan. Kuya Alan Sir, taga Pangasinan siya, Ilocano siya. Alam mo naman talaga ang doktrina ng Katoliko, di ba? Iba ang paniniwala natin sa Katoliko. Kaya nga, isang araw, nilapitan ako ni Kuya Alan na doon, sabi niya, sama ka sa amin, mag Bible study ka. Ay, nagagalit ako. Ay, hindi naman nagalit, sabi ko, marami akong alibay, gano'n, marami akong alibay, mayroon akong puntahan, gano'n. O sige, next time, sabi ni Kuya Alan. Pinagtsagaan talaga niya ako. Kasi alam naman natin kung anong doktrina ng Katoliko. Iba paniniwala, iba. Iba ang taliwas sa Bible yung mga ibang mga paniniwala natin sa Bible noong sa Katoliko tayo, iba, no? Kasi, sabi ni Kuya Alan, sige, next time na lang, sabi. Kasi marami akong alibay, sabi ko. Sir Alan ako. Kasi sekretary siya ng kumpanya ko nagtrabahoan namin. Dami akong parang galit, parang sa isip ko, kala mo perfectong tao, marami namang ginagawang hindi maganda. Sabi ko lang ganun. Isang araw talaga, natulog ako na mahimbing, na naginip ako ng di ko mapaliwanag na liwanag. Liwanag, hindi ko mapaliwanag, napakaliwanag ang nakita ko. Talaga mga napakaliwanag, hindi ko ma-explain kung anong liwanag. So ngayon, pinagtsagaan talaga ako ng kinabukasan, inano naman din ako ni Kuya Alan. Niyayan naman ako ng mag-Bible study para daw maliwanag. Kasi nakikita daw ni Kuya Alan, matulungin itong tao ito may magandang puso. Magandang puso daw ako, sabi. Nakikita niya na madali akong maawa ng tao, madali akong kung may posible itong makumberto ng mapaliwanagan tungkol sa salita ng Panginoon, sabi na gano'n. Nakikita ni Kuya Alan na madali akong maawa, madali akong matulungin ako, lalo na pag nakikita niya na nagpupunta kami ng yung mga supermarket, may nagpapalimos, nagbibigay talaga ako, yung nakikita ni Kuya Aya. Kaya nga, pinagtagaan niya ako, magandang kalooban ko, sabi niya, sa isip ni Kuya Aya. Nga, nung nakatulog ako, nakita ko ng hindi ko mapaliwanag na napakagandang ilaw. Nung kinabukasan, umano ako hindi ko maano sa sarili ko na umuo ako sa sinabi ng Kuya Alan na mag-attend ng Bible study. First time po mga minamahal na mag-Bible study. Kaya nga, sumama ako. Noong una talaga, galit na galit ako. Kaya kung halimbawa, mag-share kayo ng salita ng Diyos, kailangan huwag kayong balat sibuyas. Kailangan, ano bang purpose natin na mag-share tayo ng salita ng Panginoon para makatulong tayo, matulungan natin yung mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Di ba ganun? Ganun si Kuya Alan. Kasi nung maraming sinishare niya talagang makarinig ka talaga ng hindi maganda.
makarinig ka na hindi nila magagawa pag mag-share ka ng ating Panginoon sa salita ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong balak sibuyas ka na. Magtyaga ka, magtyagaan mo, lalo na yung mga galing na galing sila sa salita ng Panginoon. Magtyaga ka. Gagaya ng tiyan kay Kuya Alan, marami siyang mga sinisira na talagang ma-insulto ka. Ini-insulto si Kuya Alan. Nung sinisira na ako, nung pagkatapos ko, nung nagising ako na nakakita ako ng maliwanag na maliwanag, hindi ko akala, hindi ko rin alam sa sarili ko bakit umuho ako nag-ati ng Bible study. Kaya nga nung naka-attend ako ng Bible study first time, parang na-addict ako sa salita ng Panginoon. Kaya nga, halos gabi-gabi niyaya ako ni Kuya Alan. Hanggang doon, nakakilala ako ng ating Panginoon. Member po ako ng GTR Nisi, Jesus the Redeemer, sa Hupok. Pero nandito sa Riyadh, nag-attend din ako, minsan-minsan lang kasi busy sa trabaho nga. Nag-attend ako sa Galatian 2. Kaya nga doon po nakilala ang Panginoon. Kaya nga nagtataka yung sila ni yung pamilya ko noong iba ang mga salita ko ng Panginoon sa tungkol sa Panginoon. Kasi kinukontra ko talaga yung mga taliwas doon sa laman ng Bible doon sa Katoliko. Kasi yung mga maraming taliwas, maraming hindi tama yung mga turo. Kaya nga, pag mag-share ka ng salita ng Panginoon, magtyaga ka. Pagtyagaan mo yung tao, kagaya ng Kuya Alan, talagang pinagtyagaan niya ako. Kasi nakikita ni Kuya Alan, mayroon tong magandang puso, kasi matulungin, tsaka maawain sa mga nagpapalubos yun. Kaya nga, pinagtyagaan niya ako. Kaya dami si Kuya Alan na encounter na in-insulto siya. Pero binawala na pera kasi nag-share ka ng salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon sinishare mo. Kaya magtyaga kagaya ng ating Panginoon. Diba? Pinapako siya sa cross dahil sa mga mali-paliw paniniwala sa mga audio. Kaya nga ako ngayon, member po ako ng GTR Nisi, the Jesus of the Redeemer. Saka nandito sa realize, member po ako, paminsan-minsan sa Galatian 2. Yeah. Ano po, nakilala ko dito sa si Kuya Edwin Gregorio, yung pastor dito sa Riyadh. Nandoon na siya ngayon sa Dubai yata, kasi wala na si Kuya Edwin dito sa Edwin Gregorio, from Bulacan, yan, dito suma sa pag-alalay mo sa akin at lagi akong nire-remind kasi minsan din, di ba hindi naman natin maiwasan talaga ang ano natin eh. Minsan may tukso, may ano, di ba? Kaya nga, pag mag-share ka ng salita, may tiyaga, yan. May pagtiyagaan mo yung tao, lalo na kung gusto mong isisira. Kagaya ni Kuya Alan, ay nasa kabilang buhay na si Kuya Alan noong last year yata, nung kasi nandoon na nagkaroon siya ng sakit, hindi na nakayanan ni Kuya Alan, kaya nga nandoon na siya sa kabilang buhay. Kaya nga, pag mag-share tayo ng salita ng Panginoon, hindi tayo dapat balat si Bunas kasi salita ng Panginoon yung sinishare natin eh. Okay? Yun. Kaya ako ngayon, nagsishare din ako ng salita ng Panginoon. Kahit masakit ang mga sinasabi. Kaya nga, dapat gano'n. Okay, thank you for watching. Yan. God bless us all, everyone. Sana may nagtutunan kayo. Maraming salamat. Jesus, love you. Bye-bye.